Mabilis lang pong lumipas ang isang linggo at muli po tayo muli na namang magkakasama. May mga babanggitin na naman po tayo mga pangalan ng mga kaibigan natin, mga kapatid na kasama natin sa programang ito. Shout out po mula sa Olonga po, Seventh-day Adventist Church. At si Ruben Pahilan po ng Cadillacan ng Romblon. Si Lerma de la Cruz ng California. Si Ira de Mesa. Napoleon Lucia sa Dumas Ocampo. Almar Elorde, Fernando Bigmundo, Cherry Ann Roque, Ricky Chong, Rosa and Francine Tolentino, Antonio Panesa, Marilyn Boletres, si Melvin Lastima, Romeo Tejada, Romelda Asaituno, Rico Garland, Rodrick Dalosong, Susan Hosayan, Ricky Pan Puerpuelda, Rosana Elcano, Felgin Archaga, and Mariano Barciliano Jr. At yung pong lahat ng mga sumusubaybay sa atin na hindi po namin nabanggit ang mga pangalan, magandang araw po at kami po'y natutuwa na kayo'y patuloy namin kasama. Tayo po ngayon ay nasa 13 ng topic nitong ating lesson quarterly. Ang pamagat po ay ang Israel sa Ehipto. At kagaya po ng ating palaging ginagawa bago po tayo magpatuloy, atin pong inaanyayahan ang pakikisama ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito, kami lumalapit na namang muli sa iyong banal na harapan upang minsan pa ay pasalamatan ka, purihin at dakilain sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, sa iyong mga pagpapala na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay at lakas. Salamat sa pribilehyo na maging kapartner mo sa gawain ng paghahayag ng iyong banal na pabalita sa sanlibutan. O Mambanal, salamat sa pagtatagumpay na iyong ipinagkakaloob sa paglilingkod na ito. Patuloy mo po nawang pagpalain ang aming mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay at patuloy na nagbabahagi nito sa kanilang mga kaibigan. Sa mga iglesia na patuloy na ginagamit ito sa kanilang pag-aaral sa Sabbath School, patuloy nawa na sila'y pagpalain at pangunahan ng iyong banal na espiritu. At ngayon naman banal, sa amin pong gagawing pag-aaral muli ng iyong banal na salita, muli po naming ipinapakiusap na samahan kami at pangunahan ng iyong banal na espiritu. Pagkaluban po nawa kami ng pangunawa at katalinuhan na nagbubuhat yan sa iyo sa kaitaasan ng kalangitan upang makita po namin ang maliwanag, ang katotohanan na nais mong ihayag sa amin sa lesson naming ito. O Amang Banal, ipagpatawad nawa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At ang mayamang pagpapala ay ipagkaloob sa bawat isa sa amin, sampu ng aming mga mahal sa buhay. Ito po ang aming pakiusap sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y magpapatuloy na ang ating susing talata sa Genesis 47:27. Kaya't si Israel ay nanirahan sa lupain ng Ehipto, sa lupain ng Goshen, at sila'y nagkaroon ng mga pag-aari roon at sumagana at naging napakarami. Ano po ang mga tanong na ating pag-aaralan ngayon? Number one, anong aral ang dinadala sa atin ng paglalakbay ni Jacob at ng kanyang pamilya tungong Ehipto? Pangalawa po, ano namang aral ang ating matututuhan at dapat isakabuhayan bilang mga hinirang ng Diyos? Pangtatlo, ano namang aral ang ating masusumpungan sa huling mga tagubilin at pagpapala ni Jacob sa mga anak ni Jose? Pang-apat, anong ibig sabihin ng mga pagpapalang ibinigay ni Jacob sa kanyang mga anak? At panglima, ano ang pinali ng kasaysayan ng Genesis? Okay po, sa unang tanong, anong aral ang dinadala sa atin ng paglalakbay ni Jacob at ang kanyang pamilya tungong Ehipto? So, titingnan po natin dyan yung nangyari sa Genesis 46:1-7. Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? At titingnan po natin ano ang kahulugan nito sa buhay natin at sa buhay ng mga Israelita. Kaya't si Israel, dala ang lahat niyang pag-aari, naglakbay at dumating sa Beer-Seba. At doon ay nag-alay ng mga handog sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Ang Diyos ay nagsalita kay Israel sa mga pangitain sa gabi at sinabi, Jacob, Jacob, sumagot siya, narito ako. Kanyang sinabi, ako ang Diyos, ang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto sapagkat do'y gagawin kitang isang dakilang bansa. Ako'y pupuntang kasama mo sa Ehipto at muli rin kitang ibabalik.
at isasara ng kamay ni Jose ang iyong mga mata. Kaya't naglakbay si Jacob mula sa Beersheba at dinala ng mga anak ni Israel si Jacob na kanilang ama, ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa sa mga karwahe na ipinadala ni Paraon kay Jacob. Kanilang dinala rin ang kanilang mga hayop, mga pag-aari na kanilang natamo sa lupain ng Kanaan at dumating sa Ehipto si Jacob at ang lahat na at lahat ng inapong kasama niya. Ang kanyang mga anak na lalaki at babae at ang mga anak na lalaki at babae ng kanyang mga anak na kasama niya at ang kanyang buong binhi ay dinala niya sa Ehipto. So, mga minamahal, dito po ay ipinapahayag na maliwanag na tupad ang pangako ng Diyos kay Abraham. Kung titingnan po natin sa Genesis 15:13 at 14, sinabi ng Panginoon na yung mga anak ni Abraham ay dadami at sila ay mangingibang bayan. Sila ay titira sa bayang hindi nila kilala. Datapwat ang wika ng Panginoon, ilalabas ko silang muli doon na may malaking kayamanan. Sila ay pararamihin ko doon, palalakihin ko, at pagkatapos ilalabas ko silang muli. So dito po ay natupad yung sinasabi, yung pangako ng Panginoon kay Abraham na yung kanyang mga anak dadami at lahat sila ay maninirahan sa lupaing hindi nila kilala. Datapwat muli, pararamihin niya sila roon, pagpapalain niya, at ilalabas niya na mayroong malaking kayamanan. So, dito po ay nag-umpisa ng ipahayag, ipakita ng Diyos na yung kanyang sinabi, yung kanyang ipinangako ay talagang siyang mangyayari. Okay po, at ang pangalawa nating tanong, ano namang aral ang ating matututuhan at dapat isakabuhayan bilang mga hinirang ng Diyos? Yan, tingnan po natin dyan sa Genesis 47:1-12. Titingnan po natin ano ang sinasabi. Kaya't pumunta si Jose sa Paraon at sinabi, ang aking ama, ang aking mga kapatid, ang kanilang mga kawan, mga bakahan at lahat nilang pag-aari ay dumating na mula sa lupain ng Kanaan. Sila ngayon ay nasa lupain ng Goshen. Kumuha siya ng 5 kalalakihan mula sa kanyang mga kapatid at kanyang iniharap sila kay Paraon. Sinabi ng Paraon sa kanyang mga kapatid, ano ang inyong hanap buhay? At kanilang sinabi sa Paraon, ang iyong mga lingkod ay mga pastol gaya ng aming mga ninuno. Kanilang sinabi sa Paraon, pumarito kami upang manirahan bilang dayuhan sa lupain. Walang pastulan para sa mga kawan na pag-aari ng iyong mga lingkod sapagkat ang tagutom ay matindi sa lupain ng Kanaan. Ngayon ay pahintulutan mo ng iyong mga lingkod ay manirahan sa lupain ng Goshen. Pagkatapos ay sinabi ng Paraon kay Jose, ang iyong ama at ang iyong mga kapatid ay pumarito sa iyo. Ang lupain ng Ehipto ay nasa harapan mo. Patirahin mo ang iyong ama at ang iyong mga kapatid sa pinakamabuti sa lupain. Patirahin mo sila sa lupain ng Goshen kung may alam ka sa kanilang mga kakayahan. Gawin mo silang mga tagapamahala ng aking mga hayop. Kaya't isinama ni Jose si Jacob na kanyang ama at pinatayo niya sa harap ng Paraon at binasbasan ni Jacob ang Paraon. So, dito po, kung inyo pong papansinin yung sinabi nung 5 isinama ni Jose kay Paraon na kanyang mga kapatid, ang wika, kami na parito upang manirahan maging dayuhan. Ibig sabihin, hindi nila kinalilimutan na ang kanilang tunay na lupain ay sa Kanaan. Bagamat sa panahong ito ay nagkaroon doon ng kagutom, subalit sinabi nila na ang aming tahanan sa Kanaan. Alam po ninyo, yan ang huwag na huwag nating kalilimutan. Ano man ang mangyari, saan man tayo maparoon, ano man ang mangyari sa ating buhay, huwag po nating kakaligtaan ang ating tunay na tahanan. Sapagkat tayo ay mandalakbay lamang sa lupang ito, ang ating tahanan ay doon sa makahalangit na tahanan na inihahanda ng ating Panginoon. Huwag po nating kakalimutan yan. Sino man ang ating kaharap, saan man tayo mapunta, huwag kaliligtaan ang tunay nating tahanan, hindi sa lupang ito tayo'y nakikipamayan lamang dito. Datapwat ang ating tahanan ay doon sa ipinangako ng Diyos. Pangalawa, pakatatandaan po natin ang ginawa ni Jacob, kanyang binasbasan si Paraon. Mga minamahal, sinasabi na tayo ay dapat na maging pagpapala. So ganun ang ginawa ni Jacob,
kanyang pinagpala, kanyang binasbasan si Paraon. At pakatatandaan po natin, kagaya ni Jacob, tayo man ay tinawag ng Panginoon upang maging makaharing pagka-saserdote. Kaya huwag nating kakaligtaan yan. Tayo ay tinawagan ng Diyos na maging saserdote ng Diyos. Makahari, marangal na pagka-saserdote. Saan man tayo matungo, sino man ang kaharap natin, tatandaan, tayo ay tinawagan ng Diyos upang maging pagpapala, upang maging saserdote ng Diyos na magdadala ng pagpapalang buhat sa Diyos. At ang pinakamalaking pagpapala na may pagkakaloob natin ay ang pananampalataya. Sapagkat kung mayroong pananampalataya, mayroong buhay na walang hanggan. Kung mayroong pananampalataya, mayroong kaluguran sa Diyos. Datapwat kung walang pananampalataya, nasa iyo man ang buong sanglibutan, hindi maaring ikalugod ng Diyos. Maliwanag po yan sa Hebreo 11:6. Kaya napakahalaga yung ating pananampalataya, huwag po nating kaliligtaan saan man tayo matungo, anuman ang maging ating posisyon, sino man ang ating makaharap, tandaan, magi tayong pagpapala. At ngayon po sa pangatlong katanungan, ano namang aral ang ating masusumpungan sa huling mga tagubiling at pagpapala ni Jacob sa mga anak ni Jose? Yan, tingnan po natin dyan sa Genesis 48. So medyo mahaba na naman ito, pero atin pong pakinggan. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinabi kay Jose, ang iyong ama ay may sakit, kaya isinama niya ang kanyang dalawang anak, sina Manases at Ephraim. Nang sabihin kay Jacob, narito pinuntahan ka ng anak mong si Jose, siya ay nagpalakas at umupo sa higaan. Sinabi ni Jacob kay Jose, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagpakita sa akin sa lus, sa lupain ng Kanaan at binasbasan ako. At sinabi sa akin, palalaguin at paparamihin kita at gagawin kitang isang kapisanan ng mga bayan at ibibigay ko ang lupain ito sa iyong binhi pagkamatay mo bilang isang pag-aari magpakailanman. Kaya't akin na ngayon ang dalawa mong anak na pinanganak sa lupain ng Ehipto bago ako pumarito sa iyo, sina Ephraim at Manasig gaya ni Ruben at Simeon. Ang iyong mga anak na ipinanganak pagkaraan nila ay magiging iyo. Sila'y tatawagin sa kanilang mana ayon sa pangalan ng kanilang mga kapatid. Sapagkat nang ako'y dumating mula sa Padan, si Raquel ay namatay sa lupain ng Kanaan sa daan nang malapit nang makarating sa Ephrata. At ililibing ko siya doon sa harap sa daan ng Ephrata na sharing Bethlehem. Nang makita ni Israel ang mga anak ni Jose, ay sinabi niya, sino-sino ang mga ito? Sinabi ni Jose sa kanyang ama, sila'y aking mga anak na ibinigay ng Diyos sa akin. Kanyang sinabi, dalhin mo sila sa akin at sila'y aking babasbasan. Ang mga matanga ni Israel ay malabo na dahil sa katandaan at hindi na siya makakita. Kanyang hinagkan sila at niyakap. Sinabi ni Israel kay Jose, hindi ko akalaing makikita ko pang iyong mukha at ngayon ay pinakita rin sa akin ng Diyos ang iyong binhi. Sila'y inalis ni Jose mula sa kanyang mga tuhod at iniyoko ang kanyang mukha sa lupa. Kapwa sila dinala ni Jose si Ephraim sa kanyang kanang kamay patungo sa kaliwang panig ni Israel at si Manase sa kanyang kaliwang kamay patungo sa kanang panig ni Israel at kanyang inilapit sila sa kanya. Iniunat ni Israel ang kanyang kanang kamay at pinatong sa ulo ni Ephraim na siyang bunso at ang kanyang kaliwang kamay sa ulo ni Manase na pinag-cross ang kanyang mga kamay sapagkat si Manases ang panganay. Kanyang binasbasan si Jose at sinabi, ang Diyos na sa harapan niya ay lumakad ang aking mga ninuno na sina Abraham at Isaac, ang Diyos na naging pastol ko simula na ako ipanganak hanggang sa araw na ito. Ang anghel na tumubo sa akin sa bawat kasamaan, naway pagpalain niya ang mga batang ito at tawagin nawa sila ng aking pangalan at sa pangalan ng aking mga magulang at sina Abraham at Isaac at naway dumami sila sa ibabaw ng lupa. Nang makita ni Jose na ipinatong ng kanyang ama ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Ephraim, ito'y naging masama sa kanyang paningin. Kaya't hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama upang ilipat mula sa ulo ni Ephraim tungo sa ulo ni Manases. At sinabi ni Jose sa kanyang ama, hindi ganyan ama ko.
Yamang ang isang ito ang panganay, ipatong mong iyong kanang kamay sa kanyang ulo. Subalit tumanggi ang kanyang ama. Nalalaman ko, anak ko, nalalaman ko, siya man ay magiging isang bayan at siya man ay magiging dakila, subalit ang kanyang kapatid na mas bata ay magiging higit na dakila kaysa sa kanya, at ang kanyang binhi ay magiging napakaraming mga bansa. Kaya't kanyang binasbasan sila ng araw na iyon na sinabi, sa pamamagitan mo ang Israel ay magpapala na magsasabi gawing kanawa ng Diyos na gaya ni Ephraim at gaya ni Manase. At sinabi ni Israel kay Jose, ako'y malapit ng mamatay. Ngunit ang Diyos ay lagi inyong kasama at ibabalik kayong muli sa lupain ng inyong mga ninuno. Bukod dito'y binigyan kita ng 100,000 ng bundok na higit kaysa sa iyong mga kapatid na kinuha ko sa pamamagitan ng aking tabak at busog sa kamay ng mga Amoreo. So, mga minamahal, huwag po nating kakalimutan ang mga gawa ng Diyos. Kung papaanong ang Diyos ay nanguna sa atin para atin nating isasaysay sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa lahat ng ating nakakasalamuha, isasaysay natin ang kadakilaan ng Diyos, yung mga kamangha-manghang kanyang ginawa sa ating buhay. At ang pangalawa, huwag na huwag nating kakaligtaan na maging pagpapala para sa iba. Tayo ay tinawagan ng Diyos upang maging pagpapala para sa iba. At ang pangatlo, pakatatandaan po natin, ang kaharian ng Diyos, hindi sa seniority, kundi sa ating reliability. Ha? Ang kaharian ng Diyos, hindi sa pagiging panganay, ha? Kundi sa pagiging mapagkakatiwalaan. At yun ang dapat nating pagsikapan. Mapansin po natin, ito si Jacob at yung kanyang kapatid na si Esau, bunso si Jacob, pero mas pinili ng Diyos si Jacob. Dito naman, kay Manases at sa kanyang kapatid na si Ephraim, pinili na muli ni Jacob yung bunso na pagpalain ng iba yung pagpapala para sa isang dakilang bansa. So, yan po ang kaharian ng langit. Tatanda natin, hindi sa patagalan yan, sa pananampalataya, kung hindi sa pagiging reliable natin bilang mga anak ng Diyos. At tatandaan, huwag na huwag nating kalilimutan, ulit-ulit na sinasabi, tayo ay maging pagpapala saan man tayo naroroon. At ngayon po, sa pang-apat na tanong, anong ibig sabihin ng mga pagpapalang ibinigay ni Jacob sa kanyang mga anak? So, tingnan po natin dyan sa Genesis 49, 1 hanggang 28. Ay, medyo mahabang muling talata ito. Subalit, siguro ay i-summarize na lang natin ano po, kung ano ang nilalaman nitong 49, 1 hanggang 28. Una, ang ating mga gawa ay may epekto sa magiging pagpapala sa atin. Makita ninyo, sinabi ni Jacob, ikaw Ruben, sapagkat ganito, ganyan ang iyong ginawa, ganito ang pagpapala na ibibigay ko sa iyo. Ikaw, Levi, at si yung isa pang kapatid, si Ruben, ganito naman ang iyong ginawa. So, ibig sabihin, ang ating pong mga ginagawa, malaki ang kinalaman sa pagpapala na ipagkakaloob sa atin. Kaya napakahalaga na masumpungan tayo sa mga mabuting gawa. At ang pangalawa, ang maipagkakaloob lang natin ay kung anong mayroon tayo. Mapapansin po ninyo sa talatang 28, sinabi riyan na pinagpala sila ni Jacob ayon sa pagpapalang ipinagkaloob sa kanya at ipinangako ng Diyos. No more, no less. So yung panukala ng Diyos na pagpapala, ibinahagi ni Jacob sa kanyang mga anak ayon sa kakayanan, ayon sa katangian ng bawat isa, subalit ang lahat ng iyon ay kung ano lamang yung ipinangako ng Diyos sa kanya. At ang pangatlo, ang kwentong ito ay parating nakatuon doon sa tipan na ginawa ng Diyos. Ibig sabihin, sa ating buhay, parati nating titingnan ano ba ang tipan ng Diyos sa atin.
at yun ang ating panghawakan, yun ang ating pagyamanin araw-araw sa ating puso, sa ating isipan, kung ano ang mga pangako ng Diyos para sa atin upang tayo ay maiwasan na masinsay at malayo sa ating Panginoong Diyos. At ngayon po sa ating final na katanungan, ano ang penali ng kasaysayan ng Henesis? Alright, muli ay mahabang talata ito. Sa Henesis 49:19-21, ang sinasabi po dyan, tiwala sa Diyos na nakipagtipan. Ito ang ating pakatatandaan, tiwala sa Diyos na sa ating nakikipagtipan. Magtiwala tayo sa Kanya, huwag sa ating sarili, huwag sa ating mga accomplishment, magtiwala tayo sa Diyos. At tatandaan po natin, anumang maranasan natin, maging anumang kasama, ay gagawin ng Diyos sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya sabi ni Pablo, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng bagay. Kapag kamisan, parang mahirap isipin na papasalamatan natin lahat ng bagay, lalo na yung mga nakasasakit sa ating damdamin. Subalit, pakatatandaan po natin, ang Diyos gumagawa at Kanyang ginagawa na ang lahat ng bagay ay gumawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya parating huwag mawawala yung papuri natin sa Panginoon. Huwag tayong mag-focus doon sa mga hindi magandang nangyayari sa atin. Mag-focus tayo sa Panginoon, sa Kanyang pangako, sa Kanyang tipan. Sapagkat ang Diyos, kapag ka nakipagtipan, kapag ka nangako, Siya ay tapat at tunay at hindi Niya ito kailanman kalilimutan. At ang isa pa, tatandaan po natin na tayo ay gagawin ng Diyos na pagpapala para sa mga iba. So, isipin po natin paano tayo maging pagpapala sa iba. At ang huli na pakatatandaan natin, maging ang kamatayan ay hindi maaaring humadlang sa pangako ng Diyos sa atin. Namatay si Sarah, namatay si Jacob, pero namatay din si Jose, pero sa kanilang kamatayan, naroon yung pangako na sila ay tatahan doon sa lupang ipinangako ng Diyos. Kaya ito si Jacob, yung kanyang asawa, doon niya ipinalibing sa Kanaan. Si Jose, namatay, pero sabi niya, tandaan ninyo, kapag ka kayo ay dinalaw na ng Diyos, ilalabas niya kayo, huwag ninyong kalilimutan ang aking buto. Ibig sabihin, doon siya ilalagay sa lupang pangako. Sapagkat doon ang gagawin ng Diyos, ibibigay niya sa atin yung kanyang pangako. Ngayon, ang pangako sa atin ng Diyos, langit na bayan. Dumating man sa atin ang kamatayan, dumating man sa atin ang lahat ng pagsubok, lahat ng kahirapan, pakatatandaan ang pangako ng Diyos, dadaling Kanya sa Kanyang kaharian. Huwag tayong mawawala ng pag-asa, huwag tayong malulungkot, at lalong-lalo na huwag tayong madi-discourage. Sapagkat ang Diyos gumagawa at hindi Siya titigil hanggat hindi natin matanggap kung ano yung Kanyang ipinangako sa atin. At purihin po natin ang Diyos sapagkat Siya ay tapat at banal at makapangyarihan na magagawa Niya lahat ng Kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin. At ngayon po ay ating naunawaan ang buod ng aklat ng Henesis. At iiwanan po namin sa inyo ang mga summary nito. Ang pangako ng Diyos ay laging tapat, subalit may takdang panahon sa bawat isa. Number 2, saan man tayo pumaroon, tandaan ang pagkatawag at ang panukala ng Diyos sa atin. Be a blessing. Number 3, tayo'y laging manalangin na tayo ay maging reliable children of God. Pang-4, ang pagpapalang ating tinatanggap at tatanggapin, malaki ang kinalaman sa ating mga gawa at biyaya ng Diyos. Pang-5, ang pangako ng Diyos ay tapat at tunay na hindi mahahadlangan ang kamatayan. So, mga minamahal, natapos na muli natin ang quarter. Tayo'y nagsama-sama at sana ay patuloy na naging pagpapala sa inyo itong ating pag-aaral na ito. At bago po tayo magtapos, tayo po'y manalangin.
Ama po namin banal, salamat po sapagkat sa loob ng isang quarter muli mo namang kaming sinamahan, muli mo kaming pinagpala at patuloy na iyong ipinahayag sa amin ang iyong kabanalan, ang iyong katapatan, ang iyong pagmamahal at ang iyong kapangyarihan. Iyo rin ipinakita sa amin na ang kaaway gagawin ang lahat upang kami ay isinsay, upang kami ay ilayo. Subalit salamat kailanman hindi mo kami bibitawan, hindi mo kami iwan o pababayaan man. O Amang Banal, patuloy na kami nakikiusap, tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu na magkaroon ng ibayong pananampalataya at pagtitiwala sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong dakilang karunungan at sa iyong dakilang kapangyarihan na magkaroon kami ng kapanatagan at magi kaming pagpapala sa lahat ng aming nakakasama sapagkat kanilang nakita ang kapanatagan sa aming buhay sa kabila ng mga nangyayari sa aming kapaligiran. Salamat po na kami iyong tinawagan para sa iyong kaharian, hindi sa makasalanang sanglibutang ito. O Amang Banal, salamat ng marami sa mga pagpapala at pangako na iyong ipinagkaloob sa amin. Purihin at sambahin ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa mga minamahal, hanggang po sa susunod na quarter, tayo'y magsama-sama sa patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at magipunawa tayong pagpapala sa lahat ng ating nakakasalamuhan. God bless, mga kapatid.